Hi! Welcome sa Dekada sa Canada. Ngayon, pag-uusapan natin kung paano ako nag-start sa Canada. 2012, mag-isa lang akong dumating sa Canada. And then, of course, I started to pray and plan paano mapunta dito ang aking common law or fiancé na si Ace, Sir Ace Espiritu na alam nyo at paano namin sinimula ng aming pamilya dito sa Canada. Okay, ibabahagi ko sa inyo. As you see here, Denise is holding this family communication day and night. Magkaiba totally ang oras natin sa Pilipinas at dito sa Canada. So, konting tiyaga lang, dapat lagi kayong may online communication with our families para hindi kayo ma-homesick. And ako, yung ginawa namin ni Sir Ace Espiritu, habang nagtuturo siya sa Pilipinas, every lunch break niya, same as me, lagi kami nag-uusap. It's like 3 times a day. It's too hard to have a long-distance relationship, but if you keep yourself in touch and be trustworthy enough and faithful, you will survive. Kailangan namin magising na umaga and super aga para at least hindi pa siya natutulog kapag gabi sa Pilipinas. Kailangan rin niyang magising na maaga para hindi pa ako super pagoda, super puyat dito sa Canada. So, konting adjustment nga lang ang kailangan. Pag first time pumunta ka sa Canada, of course, hindi ka muna totally ma-homesick o malulungkot kasi mas ma-excite ka sa 4 kinds of season. Winter, spring, summer, and fall. Lalo na ang snow kasi walang snow sa Pinas. Kahit sobrang lamig, mararamdaman mo kung gano'ng kaka-bless na nasa Canada ka na. Makikita mo lahat totally white and snow wonderland. But kapag second year mo na mag-isa ka, sobrang ma-homesick ka. Doon mo dapat paglabanan. Kaya yung constant communication namin ni Sir Ace Espiritu, hindi naputol yan. Makikita mo kung gaano namin kamahalang isa't isa. And lastly, kailangan mag-ipon. Ako, nag-ipon talaga ako na nag-ipon. Sobrang tipid. Laging kinu-convert ko yung kahit $1, $40 na yun, 40 pesos na yun sa Pinas. What I mean, $1 kapag gumasta ako, kailangan ko ba dapat tumbilhin? Dapat bibilhin ko lang yung necessities at hindi yung luho lang. So, yung needs. Kailangan mag-ipon na mag-ipon. At kaya mamaya, i-interviewin natin si Sir Ace kung paano yung open work permit. It means, paano ko siya nadala after 1.5 year na paghihintay ko sa Canada, kahit hindi pa ako permanent resident, ginamit lang niya yung skilled working visa ko. Mamaya, malalaman niyo lahat ng information from Ace Espiritu if you will do the following.